Hello mga beshi! Welcome to my channel! So ngayon tatabasin ko na yung napiling design ni client na Canadian cotton. Ito yung sinukat natin kanina. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya tinabas. Yung Canadian cotton ay 60 pesos ang per yard. So ang magagamit mo rito sa double ay nasa 6 yards. Ayan. So, inuna ko nang tabasin yung mga body. Then, isusunod ko dito yung paha. Sundin nyo lang mga beshi yung ginawa kong sukat kanina. Yung Canadian cotton pala, mas maganda pagka ito ginamit mo. Bukod sa makapal siya, hindi nakupas ang tela, cotton na rin, at yung lapad niya, 96 weed na. Kaya mas makakatipid ka kapag ka ito yung ginamit mo. So dito, tinatabas ko naman yung paha, yung gagamitin ko para sa zipper. Then, ang sunod ko naman, ipa-pattern, ay yung pom sa ibabaw, yung ginawan ko ng pattern. Ima-marking ko lang siya paikot. Isang piraso lang tong buo. Ang allowance nito sa baba ng pattern, 1 inch. Then, itong paikot ay 3/4 naman. Yan, 1 piece lang. Then, yung pattern naman, hatiin natin sa gitna. Pag-marking ulit tayo. Yung nasa baba na may arrow, 1 inch ulit ang allowance. Then, itong nasa gilid naman na pakurba. Hanggang dito, yan yung may arrow na yan, ay 1 inch din ang allowance. Yung straight line na yan, 1 inch ang allowance. Ayan yung pagkakabitan natin ng zipper mamaya. Yan, ito namang pakurba ay 3/4 ang allowance. Allowance lang ako yan, ikakat na natin. Tig-isa naman yan. Doon sa pattern na buo, hinati mo siya sa gitna, pinold. Then, tig-kalahati. Magkakat tayo ng tig-isa. Then, dito, tig-1. Kasi yung sa gitna na yan, kaya pinold natin. Kasi ayan yung pagkakabitan ng zipper. Yan. Ito yung may zipper. Pinold ko siya ng tig-1 inch yung allowance. Ito yung gitna niyan mismo, yung paglalagyan ng zipper. Bali, ito na yung nakat natin. Ito yung paha. Tig-isa yung pinaghati natin. Then yung bading isa. Ito naman yung para sa dalawang pom. Same size lang yun. Yung cover nito ang una nating tatahiin. Ijo-join natin sa paha niya na 48 inches yung haba. Thank you.
pagbabiyak niya, i-join din natin. After nating na-join to, i-overlock naman natin. Then, pati yung dito, i-overlock na rin natin yung pagkakabitan ng zipper. Kabilaan. Then, ilalagay na natin tong zipper. Ayan. Pag nakabit na natin yung zipper, dito naman sa dulo, i-join natin tong isang itong shape na to. Ayan. Dito naman natin i-join. Ayan. Ganyan. Tahiin muna natin. Fold 1 inch. Then mga beshi, yung gamit kong put dito, yung zipper put. Yung allowance natin 1 inch. Kapag magkakabit tayo ng sa zipper. Tahiin lang natin hanggang dulo. Then mamaya sa kabila naman yung kabiyak. Next is ikakabit naman natin yung buong pattern na tinabas natin kanina. Then i-double check na rin natin kung tama ba yung sukat natin na double.
size double, 48 inches. Yan, sakto tayo. May allowance pa na 3/4 para sa pag-join. Since malapad yung allowance natin dito, kahit hindi na i-aging, ibaling siya na lang natin tulad nito. Ilagay na rin natin yung slider, baka makalimutan pa. Ang size na ginamit ko sa zipper at slider ay number 5. Pwede kang maglagay ng isang piraso or dalawa kabilaan. So ikakabit na natin yung body paikot. Ang ginawa ko naman dito na pinakita ko sa inyo, ipinin ko yung body niya dito sa tinahi nating paha, paikot. Pero kahit hindi mo na ipin, diretso mo nang tahiin, pwede. Ayan, ganyan na yung magiging shape niya kapag ka na ikabit na natin ang buo yung body doon sa tinahi nating paha. Ang zipper niya ay mapupunta doon sa ilalim. After nating mapin yan, pwede mo nang tahiin paikot, then i-overlock mo na. Then set aside natin. Ang next naman nating tatahiin ay yung cover ng dalawang pom. Same size lang yung dalawang cover. So dito, ang una natin tatahiin yung paha. Bali, ang gagawin natin paha, dalawa, since dalawa yung cover. 1 inch ang allowance.
Yung paha na tinahin natin ay ikakabit na natin sa body. Yung dalawang gilid ng body, meron tayong 10 inches. Tig 10 inches na zipper na paha sa gilid. Allowance natin. Then, pagdating sa kanto, i-slash natin para madaling maikot yung paha. Yan, dinobol ako then islas para madali natin mababa yung paha. Islas uli. Kakabitan na natin ang paha paikot. Then, ilalak na natin dito. Yan, idudugtong na natin. Dagdagan na rin yung allowance para kahit hindi na natin i-edging. Yan, i-fold na lang natin ng dalawang beses. Next, yung apat na kanto, lagyan na rin natin ng knots para may palatandaan tayo yung ikakabit na isang body mamaya, yung kataklob niya. Then, ikakabit na natin yung body, yung magiging kataklob niya para mabuong box. After nito, paikot, next na natin yung i-edging na. Then, same procedure para dun sa isang cover ng foam. Ayan, natapos na natin yung isa. Then, yung next, ganyan din yung ating tatahiin. Then, e-edging na yan, paikot. So, same size, dalawa yung gagawin nyong ganito. Kapag nabuo na natin yung cover, etong dalawa, same size lang. Ito yung dalawa, pagkakabitin na natin ngayon. Andito sa akin yung zipper. Yan, in-open ko na. Dito, in-open ko na rin. Dito natin pagdidikitin sa ilalim. Yan.
itong dulong-dulo na to, dito natin i-join sa ibabaw nito. Ito yung ilalim dito tayo sa ibabaw. Ito naman, yung ibabaw dito tayo sa ilalim ng i-join. Ito ang ipag-join natin. Yan. Yung dalawa. Ilalim to ibabaw. Dito natin dudukutin. Ibabaw, ilalim sa katong ibabaw. Kapal ng foam, dito tayo. Then, ito naman yung kapal ng foam, dito tayo sa ibabaw. Ito yung ating inutrijon. Yung kanto-kanto. Yan, yung mismong kanto. Pwede ring hindi na kayo mag-pin, direct nyo na siyang tatahiin. So dito pinakita ko lang sa inyo kung paano yung pagtahi, yung paglalagay ng pin para hindi kayo malito. Sundan mo lang kung ano yung pagkakapon nung sa form niya. Nandito tayo sa kabilang corner. So, ganyan yung magiging itsura niya. Ito yung kapal ng foam. Ayan. Dito natin tatahin. Ayan. Dalawang dulo. Dito naman, itong ibabaw, kakabit naman natin itong isa. Yung merong shape nito. Yan. Open lang natin yung zipper. Thank you.
rin dahil nito yung kapal ng foam. Ito din yung bit niya. Etong corner na to, then dito, yun naman ang pagkakabitin natin. Papunta rito sa dulo. Nakatayo ko siyang ganyan. Ito ang pagkakabitin natin. Ayun yung zipper niya sa ilalim. Ito, dito tayo magkakabit saka dito. Tayo sa kabila. Inyo na lang. Papapain nyo bago lagyan ng film. Kakabit natin dito.